Jason Kidd pumunta pa sa Latvia upang puntahan si Kristaps Porzingis. Para mismo kay Jason Kidd, yun daw ang kanyang paraan upang maipakita sa kanyang mga manalaro na siya ay may pakialam din sa kanila. At kaya siya mismo ang pumunta doon kay Kristaps Porzingis sa Latvia upang siya ay kumustahin lang. Para mismo kay Jason Kidd, nais niyang makita ang bahay kung saan man nakatira si Kristaps Porzingis. Dahil nga ang bahay o ang tahanan ay siyang pinaka-importante sa ating lahat. Dahil doon tayo umuuwi, doon tayo nagpapahinga at doon nag-uusap ang isang pamilya. At kaya paminsan-minsan raw, nais niyang ipakita sa kanyang mga manalaro na kahit off the court, siya pa rin ay may pakialam sa kanila bilang kanilang head coach. At yun mismo ang kanyang ipinapakita at ipinapadama kay Kristaps Porzingis na siya ay importante sa kanya. Dahil nga nagkaroon ng issue itong si Kristaps Porzingis na parang siya ay second option na lang kay Luka at parang napapabayaan na lang. Dahil yun nga si Luka na ang nagdodomina ng bola at doon mismo sumama ang kanyang loob dahil parang siya ay naging sidekick na lamang ni Luka. Asamantala sa ibang balita, magre-react tayo mga sir sa trade proposal na ito, which is matatanggap ng Golden State si Buddy Hield at si Tristan Thompson, at matatanggap naman ng Sacramento Kings si Andrew Wiggins. At baka tanungin niyo ako kung bakit nga itong si Andrew Wiggins na lamang ang nauugnay sa mga trade sa Golden State. Dahil kung iisipin naman talaga, siya lang yung pupwedeng i-trade ng Golden State upang sila ay makakuha ng mga dekalibreng manalaro. Malaking tulong ang maibibigay ni Andrew Wiggins sa Sacramento Kings. Siya mismo ang mahunguna sa mga batang manalaro ng Sacramento Kings. At syempre, si Andrew Wiggins ay isang subuknan na two-way player at kaya malaki talaga ang kanyang maitutulong sa batang team na ito. At samantala sa Golden State, matatanggap nila si Buddy Hield at si Tristan Thompson. Magkakaroon ng isang shooter dito ang Golden State na siya munang pansamantalang papalit kay Klay Thompson. At mayroon pang Tristan Thompson na siya munang hahalili kay James Wiseman at kay Kevon Looney. Dahil kung iisipin naman din, kinakailangan talaga ng big man ang Golden State dahil galing pa sa injury si James Wiseman. At kaya napakaganda kung mapupunta nga si Tristan Thompson sa kanila upang sila ay magkakaroon ng magandang rotation sa kanilang mga sentro. Dahil as of now, si James Wiseman lamang at si Kevon Looney ang sentro ng Golden State. At may mga sitwasyon din na mismong si Draymond Green ang kanilang ginagawang sentro. Para sa akin mga sir, hati ako dito. Dahil kung titingnan, hindi birong mga manalaro ang matatanggap ng Golden State kapalit ni Andrew Wiggins. Pero ang kapalit, mawawalan ka naman ng isang two-way player. Para sa inyo mga sir, dapat bang sumugal dito ang Golden State o huwag nalang pakawalan si Andrew Wiggins? At pasensya na ho mga sir sa mga nagre-reklamo dyan patungkol sa ating boses dahil yung ating microphone ay nasira ho. Pero mga sir, umorder na ako sa Shopee pero kaso baka matagal pa bago dumating. Pero as of now, gamit ko ho yung aking lumang microphone at mag-comment na kayo kung okay lang ba o baka pangit yung quality ng boses. Para sa mga fast break balita mga sir, mag-subscribe at like ang ating video bilang suporta. And as always, thank you for watching.